Larry, na-absorb po kami sa Philippine National Police hanggang naging chief PNP po ako. And after that, in 2001, when then President Estrada was ousted, I ran for a Senate seat and I won. So hanggang ngayon, senador po ako, matatapos yung term ko June 30. And I'm now running for president. Kaya ako nandito, gusto namin ipresenta yung aming plataforma. Number one, isa lamang yung aming pinaka-importante platform. Of course, marami yan. No? Pero yung pangunahin, ito, kaya gusto ko marinig na ng mga barangay officials. Ano? I already briefed yung mga kasama ninyo. Budget reform advocacy for village empowerment. Yung village, do sa budget, yung BRAVE, this is BRAVE, ano? Budget reform advocacy for village empowerment. Yung BRAVE represents villages, meaning local government units, yung ating mga LGUs. Sa pag-aaral namin ng national budget, no, we found out na every year, sabihin natin for the past 10 years, 2010 hanggang 2020, alam nyo ba ang hindi nagagamit sa ating national budget? Ang budget natin for 2022, 5 trillion pesos. Taon-taon mula noong 2010, ang hindi nagagamit sa budget, 328 billion pesos. Binabalik yan sa treasury, hindi nagagamit. Bakit? Because the national government hindi nila alam kung ano yung needs and priorities of the local government units like Estancia. Hindi nila alam. Bigla na lang darating yung project sa Estancia or anywhere else. Sasabihin ito, national agency kami, may gagawin kaming project. Ang sasabihin ng local government unit, yung barangay o yung municipal o yung province, hindi namin kailangan yan, meron na kami yan. Pero ipipilit pa rin kasi nasa national budget. Now, we will reverse that, ano? Because merong hindi nagagamit na mayigit 300 billion piso. Paggamit na lang natin sa mga local government units. Now, consider this, ano? Think about this. 328 billion pesos every year on the average. Ilan ang probinsya natin sa buong Pilipinas? One of them, Iloilo. 81. So, kung kaya natin bigyan, kaya-kaya natin bigyan ng 1 billion each ang bawat probinsya from the national budget. This is on top of the IRA, yung internal revenue allotment, nang tawag na ngayon, national tax allocation dahil sa Mandanas ruling. Tinanong ko kanina si Mayora, ang IRA o yung national tax allocation ng Estancia, 141.4 million pesos. Dahil sa Mandanas ruling, pwede madagdagan yon 15 to 30%. So sabihin na natin, nadagdagan siya ng 20 to 40% o to 40 million. So naging 160 to 180 million. Ang 20% lamang ang pwedeng gamitin para sa development sa livelihood. 20% of 140 million is a mere 28 million pesos. So nung ang barangay, ganun din, no? Bibigyan, ang barangay kayang bigyan ng at least 5 million pesos per year for development. Yung probinsya, 1 billion. Municipality, 100 million. Guaranteed yan kasi kinwenta na namin sa budget. Anong kayang gawin ng barangay chairman kung meron siyang at least 5 billion? Pero yung kanilang ibibigay galing sa national budget on top of their IRA, gagamitin lamang sa development. Hindi po pwedeng gamitin pasweldo, hindi pwedeng gamitin representation o MOE. So pag merong 100 billion, halimbawa, million ang Estancia, idadagdag ito sa kanyang 28 million pesos per development. Meron siyang 128 million kagad. Yung mga barangay, meron silang at least 5 billion. Sabihin natin 10 million. 25 barangays, di ba? 25 ang barangay sa Estancia. So bawat isa kanila, kung magkaroon ng 5 or 10 million, pwede sila magsama-sama. Kanina, ginawa ko example. Halimbawa, ang priority program o project dito sa Estancia, water supply system. Eh tama-tama pala, yung pala talaga ang kailangan sa Estancia. Nakaready na rin yung lupa, sabi ni Mayor, papagawa sila ng reservoir para yung ipunan ng tubig. Ang kailangan nila, mga tubo papunta sa mga barangay. Kung merong 128 million for say 2023, hindi ba makakapagplano kay lahat, mga barangay chairman, yung mayor, pati yung governor? Kasi yung plano, manggagaling sa baba. Bottom up ang tawag natin.
ang nangyayari ngayon, yung budget, basta na lang darating national agency, sa ayaw nyo sa gusto, gagawin namin itong project. Wala magawa ang local government units. Dapat baliktad. Kung ano yung needs, kung ano yung priorities ng mga local government units from the barangay, all the way up hanggang provincial, hanggang region, dapat yun ang nasusunod. At kayang tustusan, kayang ibigay sa national budget. Kasi nga, ang laki ng budget, hindi nagagamit. So you can just imagine, yung sa istansya, kung meron kayong mga kamag-anak na nandiyan sa Iloilo City, meron kayong mga kamag-anak na nandiyan sa Metro Manila, pwede yung tawagin, magsiuwi na lang kayo, maraming trabaho sa istansya kasi marami tayong projects. Kailangan ng mga trabador, kailangan ng mga engineers, kailangan ng mga researchers, at lahat na. So yun po yung aming pangunahing programa para masenso yung buong Pilipinas, hindi na pag-iwanan yung malalayong lugar tulad ng istansya na malayo sa Metro Manila. So yun po yung aming pangunahing plataforma. Marami pa kaming plataforma tungkol sa graft and corruption, kasi alam nyo, yung corruption, ito yung pangunahing problema na pumapatay sa atin. Hindi natin alam, unti-unti, pinapatay tayo. Dahil binubulsa ng mga matatakaw na mga kawani ng gobyerno, national man o local, yung ating budget na dapat napupunta sa ating mga kababayan. So marami pa po yan. But in essence, yun po yung pangunahin, yung number one priority. Yung aming tandaan po ninyo, budget reform advocacy for village empowerment. Para ma-empowering ating mga municipalities, yung ating mga barangays, yung ating mga probinsya. So kami po ni Senate President Soto, laging naririto. Sayang nga, hindi siya nakasama ngayon dahil nasa Dumaguete siya. Magkikita na lang kami bukas sa Santa Barbara. Pero yun po, kami nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap. Alam nyo, hindi nyo natanong, ang roots ko, from here, from Iloilo, from Molo, yung Lacson. Ang istorya po niya, tatlo po sila magkakapatid na traders. Dumaong po sila sa Molo, Iloilo. Yung isa sa magkakapatid, nagpunta ng Negros. Yung isa, naiiwan sa Iloilo. Yung isa, nagpunta ng Luzon. Yun po yung aking ninuno, yung nagpunta ng Luzon. Sa kasamaang palad, yung nagpunta ng Negros Occidental, mga mayaman, kasi landed, maraming lupain. Yung naiiwan sa Iloilo, mayaman din, kasi maraming negosyo. Yung nagpunta ng Luzon, hindi na nila na-contact, kasi wala namang cellphone ng araw. Yun ang mahirap. Yun po yung ninuno ko na nagmahirap. Kaya ako nakagis ng to, para si Mayora rin pala, si Mayora nang galing din pala sa hirap. Ano? Ako po, hindi nyo na itanong, ang aking mga magulang, mga simple tao. Yung nanay ko po, market vendor, nagtitinda ng tela sa palengke, araw-araw. Yung aking pong ama, jeepney driver, namamasada. Kaya siguro nung nag-CPNP po ako, hindi ko nakaligtaan, nakalimutan, na yung tatay ko tuwing uuwi, malungkot. Ang sinasabi niya, yung pamamasada niya, yung dapat maiuwi niya sa aming pamilya, nabawasan dahil sa kotong ng pulis. Kaya nung nag-CPNP ako, ang inuna ko, tanggalin yung kotong ng pulis sa kalsada. At marami po ang nakinabang, mga taxi driver, jeepney driver, bus driver, pati mga mangangalakal, kasi nawala po yung kotong sa kalsada. At tumino po yung mga pulis sa loob ng aking pananungkulan. So yung din po ang gagawin natin sa national government. Kung kami po ni Senate President Soto, pagbibigyan ng buong may kapal na mga paglingkod sa ating mga kababayan sa susunod na 6 na taon, yan po ang aming paglalaban para umasenso lahat ng ating mga komunidad, yung ating mga probinsya, mga munisipyo, mga barangay, pasensuhin natin para hindi na sila pumipila lagi sa Metro Manila nang hihingi ng mga proyekto para namamalimos. So naging kultura na ng mendikansi ang nangyari. Hindi na yung may sariling sikap at kung magaling yung inyong barangay chairman, yung inyong mayor, yung inyong governor, asenso po ang istansya, lalong asenso ang Iloilo, at asenso po yung ating mga kababayan hanggang sa Higante. No? Andito po ba yung barangay chairman Higante? Balita ko, Lacson din siya. So ewan ko kung nandito siya. Nandito kanina. Yun, Lacson. Yung Higante, sayang, ano, tourism area. Kung matidevelop at mismo si barangay chairman sa tulong ng munisipyo,
ang magde-develop sa Higante, you can just imagine yung revenues, yung kikitain out of tourism ng Higante. Maganda itong estansya. Ang problema nga, kung kulang ang budget, wala, parang pinipigilan yung pag-asenso. So, pagtulungan po natin, dahil ako, ang may sasabi ko lang sa inyo, kapag ako nangako, talagang ginagawa ko. Hindi yung pangako na napapako o pangako na hanggang pangako lamang. Maraming maraming salamat po at mabuhay ang ating mga kababayan dito sa estansya. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Okay, so palang makataliwat ang masunod ng presidente sa Republika ng Pilipinas, Bing Lacson. Okay, so handa pala kita mabulingan si Bing Lacson para maging presidente. Okay, so thank you.